ano bang dapat gawin pagka ang fuse mo ay, ng sasakyan mo ay sumabog, ayaw gumana, so ayaw mag-start ng sasakyan dahil nga sa fuse ay may problema, wala kang mabilhan dyan sa mga tindahan, sa video, dahil medyo malayo ang mga bilihan, andyan ka sa kalye. So ano bang dapat gawin? At saka yung pagpapalit ng tire, paano magpalit ng tire. So ito ang ating alamin natin ngayon. Welcome back to my channel. At ngayong araw na to ay medyo about sa sasakyan naman ang ating pag-uusapan, yung mga problema sa sasakyan tulad ng na-encounter ko. So ito gusto ko i-share sa inyo, baka sakaling mangyari sa inyo yon. At ito po. So guys, naghahanap kami ng mapapagpalitan ng gulong dahil sobra ng anong gulong namin, putput na. Punta kami dito sa palengke. Dito ako. Dito tayo ngayon sa palengke. Naghahanap tayo. Baka may mabibilihan ng gulong dito sa palengke. At siya nga po pala, pagka yung ang gulong ay medyo siyempre po pudpud na at nakita nyo meron na ditong puti na lumalabas o yung sinulid, yun po, saglit lamang yan, mga ilang takbo mo lang lumalaki na, ang bilis ng lumaki dahil sobrang nipis na nga at may tendency na siya na pumutok pagka kayo tumatakbo. So dapat po talagang papalitan na kaagad yung mga ganon, lalo pagka maulan, so titingnan nyo maigi. So yun po, check nyo lagi maigi yung mga gulong dahil syempre gulong yan eh, lalo at basa ang karsada. So dapat palitan na po. At andito na nga tayo sa bilihan ng gulong at pinapalitan na nila. Una ay iluwagan muna yung mga tornilyo. Hindi po muna siya itinaas ng jack kasi pag tinataas nyo yung jack, hindi nyo siya mapaluluagan kasama yung gulong pag iniikot nyo. So yan, ngayon pagkatapos na luwagan na, nalagyan na ng jack para maitaas po yung gulong at makuha siya. Yan, saka nyo yan ikot-ikotin uli at tuloy ang tanggalin. So yan na, tanggal na. Mabilis lang, mabilis lang. Yan, ang pinatanggalan. So yun, at tinatanggalan ng hangin para matanggal yung lumang gulong. Pinapapalitan ko na din po siya ng pito para dahil lumang-luma na. Ang kagandahan dito sa tindahan na to, nagkakabit din sila ng gulong. Hindi tulad ng iba, tindahan lang talaga. At ito po, natapos na nga. At pahahanginan na natin. Ayun po. Sa pagpapahangin na ganito, may mga sukat din po yan ang hangin sa loob. So, sinusukat din. At pagkagantong kargahan, ay nasa 40 po ang sukat. Pagka hindi naman, 35 ay okay na siya. At pagkatapos pong hanginan, binasaan ng tubig para makita kung sumisingaw. So, pagkakabit naman po, ilalagay nga muna uli, iigpitan. Pag maigpit-igpit na yung tornilyo, tatanggalin na yung jack. Ayan, para iigpitan ng sobra. Kasi pagka may jack pa rin, sasama naman uli yung gulong, di ba? So, yun po. Thank you.
kung mag-iigpit po kayo ng sarili nyong gulong, o nagpapalit kayo, so kayo mismo ang kapalit, gawin nyo po alternate ang pag-iigpit. Hindi siya yung paikot. No, tulad nito, halimbawa, ito muna, tapos ito, 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 ito. Huwag po siya na paikot na diretso. Tulad niyang ganyan. Sa gulong, Goodyear, 39. 39. Medium, 32. Magkano ang ganyan? 18.5 cents. Apat. Apat na. Ito 14 tayo, 5. Oh, ito yung pang L3. Ito ang pang-coaching. Ang pang-coaching. 18,005. 18,500 naman ito ang pang-coaching. 18,500. Eh, ito pa saan ito? Mga ito? Pang, ito, pang-coaching din. Malalaki na. Malalaki na. Oo, medyo. Pwede rin siya. Kaya medyo mataas ng presyo. Ang presyo ng kanilang baterya dito ay yung maintenance free ay nasa 5,000 mahigit. So yun guys, andito kami sa park sa palengke. Hindi kami kayo makaalis-alis. Gawa ng yun nga. Bali, ganito yung kasi yung nangyari. Noong kami dumating dito, may ilang nakapark na. Tapos, kaya pala tingin na tingin sa amin yung isang driver noong isang sasakyan ay may problema yung sasakyan niya. So, nakailang, siguro mga ilang beses siya tumingin sa amin. Tapos, hindi na din siya na, dahil ako nga eh, naiwan at may binibili lang sa palengke yung mga amo natin. So, nilapitan niya ako at humihiram siya ng baterya ng sasakyan. So, yun. Sinuba naman tayo para hindi magparal daw lang sila makaalis. So, yun, para mag-start lang yung sasakyan nila. Mga 30 minutes, binalik niya uli dahil nga daw hindi din mag-start yung kanyang sasakyan dahil may problema siguro sa wiring. So, binalik niya dito sa akin. Pag lagay niya, hindi ko naman natandaan na nabaliktad pala yung kanyang paglalagay. So, nag-spark. So, kaya pala nag-spark dahil mali ang pagkakabit. Ang ginawa niya, dapat kasi negative-negative, positive-positive. So, yun, nagkabaliktad sa akin, nag-spark. Iyon, sumabog talaga yung ampius. Ayaw umandar. So yan, ang problema. At yun, nandito tayo sa baterya. So saan ba nga makikita yung sign ng negative, negative, positive, positive na yan? So ayun po. Ayun, makikita nyo sa may gilid, may nakalagay na negative. Dito sa kabila naman, may plus sign. Ayun. So, alam na natin kung nasa ang banda ang negative at positive. So, yun po. Si Kuya, humahanap ng bilihan ng fuse. So, wala siyang makita. Dahil, ang gantong FB, malaki ang fuse niya. Nasa yung 60 amperes ba ang fuse nito. So, yun po. Ano bang dapat gawin pagka ang fuse mo ay, ng sasakyan mo ay sumabog, ayaw gumana, so ayaw mag-start ng sasakyan dahil nga sa fuse ay may problema, wala kang mabilhan dyan sa mga tindahan, sa gilid dahil medyo malayo ang mga bilihan, andyan ka sa kalye, so ano bang dapat gawin? Makita ko sa inyo yung fuse, nandito siya nakalagay sa gilid lamang, kulay dilaw na yan. Mali 60 amperes nga yan. Bunutin natin. Pakita ko sa inyo. Medyo maigpit. Ayan. Ayun na. So, ito yung fuse niya. Malaki. Ang ginawa po dito sa hindi gumagana ng fuse para lang tayo makaalis at umandar, ay kumuha lang po ng kawad ng kuryente yung pinaka-tanso lang po. Yan, humugot lang siya ng mga tatlong piraso at isinuksok niya doon sa magkabilang yung butas, yung magkabilang dulo ng tanso or ng kawad ng kuryente. Yun po. So, okay na ito. So, start natin. Tingnan natin.
po kanya niya inano. Subukan natin. Ayun, umilaw na nga po. So, di ba? Yun lang ang technique. Pagka kayo is hindi nakakaalam, yan. Pag ayaw umanda dahil sa fuse. Yun na nga po. I hope na meron naman po kayong napulot na kahit konti sa ating naibahagi. So, ayan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Till my next video po.